Binigidiin ng Climate Change Commission ang kahalagahan ng inilatag na National Adaptation Plan para mapaghandaan ang anumang banta ng pabago-bagong panahon. Si Quenzel Bocobo ng IBC 13 sa detalye. Milyon-milyong mga individual na kinailangang lumikas at daan-daang mga nasawi. Ilan lamang ito sa iniwang epekto ng nagdaang malalakas na bagyo. Sabi ng Pangulo, patunay ito na nagpapatuloy na banta ng climate change, kaya't pati ang mga lugar na hindi naman binabaha noon ay nalulubog na rin sa tubig baha. Kaya naman bilang paghahanda sa nalalapit na Climate Change Awareness Week, muling tinalakay ng Climate Change Commission ang kahalagahan ng inilatag ng National Adaptation Plan, alinsunod na rin sa direktiba ng Pangulo. Ang gusto ng Pangulo ay malocalize ito, kung kaya't kami naghahanda para sa localization. Importante din na tayo ay makipag-ugnayan sa iba't ibang sangay ng ahensya ng ating pamahalaan. Dahil ang NAP ay isang produkto ng interagency consultations. Nakapaloob din sa NAP ang pagiging bukas ng Pilipinas para sa posibleng tulong ng ating bilateral partners at ilan pang bahagi ng international community. Dating sa NAP, we're opening the doors for our bilateral partners and also international agencies to provide tatlong bagay. First, capacity building. Second, technology development and transfer, which is increasingly become important by way of early warning systems and also the science that deals with climate change. At pangatlo, ang climate finance. Patuloy ring nakikipag-ugnayan ang CCC sa DILG, DENR at iba pang mga ahensya para maiparating sa masa ang kahalagahan ng paglaban sa climate change. Malaki ang gampanin ng mga otoridad na paalalahanan ang mga tao tungkol sa maaaring idulot na panganib ng bagyo o anumang sakuna. Pero mas malaki ang ating responsibilidad na intindihin ng kanilang mga abiso upang maging ligtas ang bawat isa. Mula sa IBC 13, Quenzel Bocobo para sa Balitang Pambansa.